Hi everybody! Itong video na ito ay bigyan ko kayo ng tips sa about paano pumili kung hair ribbon ba yung piliin or Brazilian hair treatment. And since ang nature ng work ko ay isang beautician, isang parlorista, so ngayon, bibigyan ko kayo ng kunting kaalaman para madali na kayong pumili. Ayan, kung gusto nyo pong magpapagawa sa mga buhok nyo po. So, welcome to our video. Ang pagkakaiba sa dalawa. Ano nga ba ang pagkakaiba sa dalawa? Para hindi na kayo mahirapan pumili. So, ang hair ribbon ay nakaka-straight siya. Ang Brazilian or marami ng gamot ngayon aside sa Brazilian. Merong BB Plus, merong Protein, Brazilian Blowout, ayan, at saka marami pang iba. So, lahat yan sila mga hair treatment. So, ang main point dyan, anong pagkakaiba sa kanila? Anong pagkakaiba sa hair ribbon at sa mga treatment na yan? Ang hair ribbon ay nakaka-straight siya at flat na flat yung straight niya po. Ayan, flat na flat yung straight. Kung ikaw ay yung manipis na buhok at hindi naman virgin pa yung hair mo, hindi pa nakaranas ng kulay, hindi pa ka nakaranas ng bleach, at sasabihin mo, bakit hindi ako pwedeng mag-ribbon na wala naman tong kulay, walang bleach yung buhok mo ko? Ate, pwede kang mag-ribbon, pero ang nature ng hair mo ay isang manipis. Yan, manipis lang yung buhok mo. Kung i-ribbon natin yan, kakalbo na yung tingnan yung buhok mo kasi ang resulta ng ribbon, straight na straight siya. Ayan. Diba? So, ang suggestion namin dyan ay yung Brazilian or any treatment pa. So, ang Brazilian ay nakaka-straight din siya. Okay? Not 100%, it's 80% only, nakaka-straight siya. Pero, ang resulta niya ay ma-shiny, bagsak na bagsak yung buhok mo, at may volume pa yung buhok mo. So, hindi siya kalbo tingnan kasi hindi siya flat na flat ang resulta. So, yun ang first. Ang pangalawa ay, kung ikaw ay yung buhok mo po ay masyadong makapal. Ayan, makapal siya at gusto mong magpa hair ribbon, okay yun. Kasi ang resulta niya ay flat na flat, so medyo hindi na gaano kakapal ang buhok mo tingnan. Ayan, pwede kang magpa-ribbon, pero siguraduhin mo lang yung buhok mo hindi pa nakaranas ng bleach or nakulayan. Baka naman nakaranas na yan ng bleach, okay? Nagpakulay ka na dati, kaso nga lang, pinaitim mo lang ng kulay kaya hindi halatang na bleach. Ayan. Kaya minsan din magsabi tayo ng totoo sa parlorista kung magtatanong sila. Kasi minsan marami dito, customer dito na tinatanong namin kung na-bleach mo ba yung buhok mo? Ay hindi po, hindi namin na-bleach. Eh yun pala, na-bleach dati, pinaitim lang. Ayan. So ngayon, hindi naman kami manghuhula, besh, na hindi na maalam namin na na-bleach na ba yung hair mo. Diba? Katulad sa akin, mukha bang na-bleach yan? Mukha bang na-bleach? Na-bleach to. Pero pinaitim ko lang kasi ayoko na yung blonde hair. Ayan, diba? Dapat din magsabi tayo ng totoo para hindi masira yung mga buhok nyo. Kasi meron namang choices. Kung yung buhok mo ay hindi pa na-bleach at saka gusto mong magpa-ribbon, okay? Pwede yon. Pero, yung buhok mo ay tad-tad na sa kulay at na-bleach na, hindi pwede ka pong magpa-ribbon. Don't worry, kasi yung mga treatment, Brazilian or any treatment, nakaka-straight din yun siya. At ang resulta niya, i-repair pa niya yung buhok niyo po. Ayan. Na napapansin niyo sa mga mahilig magkulay, yung buhok niyo parang nag-elastic na yung dulo sa kaka-bleach niyo. Ayan, so marirepair niya po at saka yung dry na dry yung buhok nyo marirepair sa Brazilian. So yung mga parang ang hirap na pong suklayin dahil sa kakakulay nyo, nagda-dry na at saka ka-bleach nyo, ayan, pwedeng-pwede yan sa Brazilian. Ang Brazilian ay nakaka-straight
Ayan, nakaka-straight siya pero hindi yung flat na flat. Paalala ko lang ha, ang Brazilian nakaka-straight. Yes, kahit curly pa yung buhok mo, ma-straight siya pero hindi yung flat na flat. Nakaka-straight siya pero nakaka-shiny. Ayan, bagsak din ang resulta. Maganda yung resulta, bagsak, parang model ka lang ng cream silk. Ganon. Kaya ang pagkakaiba, kung mong riban, flat na flat yung resulta. Ang Brazilian, straight siya pero hindi siya flat. Hindi siya yung straight na straight talaga. So sa mga maninipis yung buhok, mag-Brazilian treatment kayo para hindi kayo kalbo tingnan. Kasi yung Brazilian, na ma-straight din yung buhok nyo pero parang hindi siya flat na flat tingnan. Ayan. So yan po ang mga diferensya po sa mga treatment natin, okay? So ngayon, okay, sa panahon ngayon, parang kunti na lang yung taong hindi nagkukulay sa hair. Ayan. So kaya lumalabas tong mga hair treatment ngayon aside sa riban kasi nga kunti na lang ang merong virgin hair. Ayan po. So, mas maganda din tong mga treatment na to, yung mga Brazilian na protein at sa mga ano pang mga gamot aside sa riban kasi maaayos at marirepair niya yung mga dry hair, yung mga nag-elastic, mga frizzy hair, nag-elastic na nga mga buhok, marirepair niya po. Huwag kayong mag-alala ngayon dahil marami na pong hair treatment aside sa riban. Kaya yung mga naka-bleach, nakakulay, pwede na po nating Brazilian blowout natin yan, yung mga buhok nyo po. So, huwag mag-alala kasi hindi na yun masisira ang buhok mo. At sa mga nasusunog dyan na buhok, ayan, nasisira yung buhok nyo sa kakariban at nasusunog. Alam nyo na maraming hair ribbon na gamot ngayon na nakakasunog sa buhok. Sa mga nasusunog na buhok dyan sa kakariban, pwede natin i-repair yan, i-Brazilian natin yan. Or mga treatment, aside sa Brazilian, meron pang mga treatment na maayos natin yung mga buhok niyo po. Maging babalik sa pagka-shiny, ayan, babalik sa pagka-bagsak, ayan. Kaya huwag kayong mag-alala, marami na pong mga treatment ngayon about sa mga hair natin. So, para always tayong beautiful. So, yan lang po ang video na ito. Okay, tips lang po para sa inyo, para sa mga nahihirapan. Ano nga bang pagkakaiba sa riban at saka Brazilian? Ayan, ang pagkakaiba po ay yung klase sa buhok niyo po. Lahat sila nakaka-straight. Lahat sila nakaka-straight pero yung riban flat na flat ang resulta, yung Brazilian ay bagsak ang resulta. Hindi siya flat pero straight siya pero bagsak yung resulta at shiny pa yung buhok mo. So, thank you. And kung meron kayong, kung isa kang parlorista na nakatingin sa video ko, suggestion sa mga idadagdag nyo po na mga kaalaman. Kasi alam ko lahat, marami pang iba na pwede nyo pong idagdag sa mga nasabi ko po. Sa mga nakalimutan kong sabihin, pwede kayong mag-comment dyan sa mga kaalaman nyo para malaman din ng iba kung ano nga ba yung pagkakaiba sa dalawa. And so para hindi na sila malilito mamili ano nung gawin nila sa buhok nila. So para lahat tayo happy at lahat tayo maganda. Ayan, so bye! Yan lang po ang video na ito. So bye po! Salamat sa pakikinig, sa kunting kaalaman, sa mga na-share ko sa inyo. At kung ikaw ay maraming kaalaman, feel free to comment down para mabasa at masishare natin sa mga babae na gusto ding magpaganda. Ayan, bye! Thank you for watching! Bye po!